Tayo'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa misang ito ating itaas sa Diyos ang lahat nating mga panalangin at mga kahilingan. Kaisa ng panalangin ng ating mga kapatid na umaasa ng panalangin mula sa atin, lalo't higit yung mga nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng karamdaman. At kayo din, hingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo na patuloy nating makita ang konsolasyon sa lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay. Sa lahat ng pagsubok, makakita tayo ng pag-asa na dala ng paalaala ng mahal na Birheng Maria at kayo din ang pag-asa na dala ng Panginoong Hesukristo. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga pagkakasala at humingi tayo sa Diyos ng awa at habag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin na laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makapakinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan.
sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Heso Kristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Heso Kristo na nagkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tang ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tunay nga daw po na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na binansagang Pueblo Amanta de Maria, ang bayang sumisinta kay Maria. At ito po ay kitang-kita sa mga debosyon na meron tayo dahil sa dami ng title ng Mahal na Birheng Maria. At isa po sa pinakamatandang titulo na meron dito sa Pilipinas at matandang debosyon ay ang Mahal na Birhen ng Konsolasyon. Pero sa pagdaan ng panahon, uti-uting naiwan ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Konsolasyon. Nakulong po ang Mahal na Birhen sa loob lang ng Intramuros. Kaya ngayon po ay aming iniikot sa iba't ibang panig ng bansa upang muling maipakilala ang isa sa mga taguri para sa Mahal na Birheng Maria. Ang Mahal na Birhen ng La Consolacion y Corea. Yung Corea po sa dulo ay hindi bansa. Hindi po kung saan bansa siya galing. Hindi po ito North or South Korea. Ito po ay Korea na kung saan a Spanish term na kahulugan ay sinturon or sintas. Belt in English, cincture. Pero saan po ba nagsimula ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Konsolasyon? Nagsimula po ito kay Santa Monica. Si Santa Monica po ay ina ni San Agustin. At si San Agustin po ay isa sa pinakadakilang santo na meron tayo bilang mga Katoliko. Dahil sa kanyang buhay at sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga turo at aral na iniwan para sa simbahan. Dumating po bago man maging obispo si San Agustin, hindi ganun kagandahan ang kanyang tinatahak na landas. Sa paghahanap ni San Agustin sa katotohanan, sa paghahanap ni San Agustin sa iba't ibang karunungan na pwede niyang matutunan, uti-uti dinala siya papalayo sa kanyang relasyon sa Panginoon. At doon nagkaroon ng pagtangis at pangamba si Santa Monica na maiituwid pa ba or makikita pa ba ng anak niyang si San Agustin ang katotohanan na kanyang hinahanap, ang karunungan na magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng kalooban, o baka tuluyan na mapapariwara ang kanyang anak.
tuluyan ng maliligaw ng landas. Pero sa pagdadalamhati at tangis ni Santa Monica, nagpakita po minsan ang birheng ng La Consolacion, nakadamit panluksa at may dalang sinturon or yung cincture na hawak niya. Bakit cincture ang inabot ng mahal na birhen kay Santa Monica? Kung tayo po ang tatanungin, ano ang kaligayahan na dala ng sinturon? Tayo po lahat, lalo tigit yung mga nakakatanda dito, na lumaki sa palo. Pag nakita natin ang sinturon, kinatatakutan na natin. Pero bakit magdidibusyon tayo sa isang titulo na mahal na birhen kung ang kanyang iniwan ay kinatatakutan natin? Pero kung titingnan po at babalikan natin ang sitwasyon at uunawain nating mabuti kung ano at bakit sinturon ang ibinigay ng mahal na birhen kay Santa Monica, sinturon po ay sumisimbolo sa tatlong bagay. Una, kadalisayan. Lahat po tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na maging dalisay sa ating pagkatao, maging dalisay sa intensyon at mga hangarin natin sa buhay. At hindi nawawala ang pag-asa ng Panginoon na minsan makikita natin ang kadalisayan sa ating mga puso upang tupdin at tahakin ang landas na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yun ay ipahayag ang mabuting balita. At makita sa ating kaibuturan ng mga puso ang kadalisayan na ipinunla sa atin ng Panginoon. Madalas po tayo ay nakakalimot. Bakit? Dahil sa mga hirap, sakit at bigat na ating pinagdaraanan. Pakiramdam po kasi natin tayo ay nag-iisa. Pag tayo ay nasasaktan, pag tayo ay nahihirapan, pakiramdam natin wala tayong kakampi. Pakiramdam natin ay wala nang saysay ang lahat. Kasi pagod na tayo eh, hirap pa na tayo. Pero yun po ang ipinapaalala ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon, na hindi tayo nag-iisa. Hanapin po natin yung kadalisayan na ipinunla sa atin ng Panginoon. Dahil pangalawang bagay po na ipinapaalala sa atin ng cincture o ng Mahal na Birhen Maria sa pagbibigay niya ng sintas kay Santa Monica ay ang suporta. Bakit? Kung maalala po natin, ang Mahal na Birhen ay nagdalang tao. At ang sintas po ay nakapaha o nakabigkis sa kanyang bewang. Tanda ng suporta sa kanyang pagdadalang tao. At di po ba, nung unang panahon, ito po ay alam ng mga nanay, na pagbuntis, nagpapaha, nagbibigkis bilang suporta pag mababa ang matres or mahina ang kapit ng bata. Ipinapaalala po sa atin ng cincture ng Mahal na Birhen na tayo ay may suporta galing sa Panginoon. Na ang pinagdaraanan natin sa buhay ay hindi pangmatagalan. Kaya nga po pinagdadaanan lang natin. Pero marami po kasi sa atin ay tumatambay. Marami sa atin ay yun ang pinapasan, yung hirap. Hindi na tayo nakakakita ng kaligayahan or tulong at mabuting intensyon ng ating kapwa. Lahat sa panahon, lalo tigit sa panahon natin ngayon, pinagdududahan na natin maging ang kabutihan ng ating kapwa. Kasi ano ang sinasabi natin? Sarili ko muna. Kaya ko naman to. Malakas ako. May sapat akong kaalaman para malampasan ang bagay na ito. Pero hindi po. Kung hindi natin kasama ang Panginoon, baliwala ang lakas natin. Kung hindi Panginoon ang magbibigay sa ating ng sapat na karunungan at kaalaman para mabigyan ng solusyon ang lahat na ating pinagdaraanan, baliwala po tayo. Pero dahil nakaagapay at nakasuporta ang Panginoon, at yun po ang ipinapaalala sa atin ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon, na sa pinagdaraanan natin sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Hindi natin kailangan mag-isa. At huwag nating piliing mag-isa. Dahil meron tayong kapwa, meron tayong kasama, meron kayong mga asawa, meron kayong anak, meron mga kaibigan na nagpapaalaala sa atin, sa bawat isa, na kumikilos ang Diyos sa presensya ng bawat isa sa atin. Na kumikilos at nagbibigay ng suporta ang Panginoon sa presensya ng ating kapwa. Pero dahil po, mas pinipili natin yung negatibo sa ating buhay, nagiging bulag tayo sa kung paano kumikilos ang Diyos. At iyon po ang nagiging papel ng Mahal na Birhen. Bilang ina, nagpapaalaala siya na
merong kalinga na darating. May solusyon at may kaakibat na kaligayahan ang bawat hirap mo. Merong pag-asa. Dahil yun po ang pangatlong ipinapaalala sa atin na simbolo ng sinturon na Mahal na Birhen Maria kung bakit ibinigay niya kay Santa Monica. Dahil may pag-asa sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Sabi ko nga po kanina, kinatatakutan natin ang sinturon. Dahil sino baga naman ang gustong mapalo, lalo tigit ng panahon ngayon. Ngayon na nga lang po, swerte ng mga kabataan na pwede na silang magreklamo pag pinalo. Pero nung una, ang madampot ng magulang. Pero ano po yung kakayo? Hindi lang naman basta hampas ang ibinibigay ng mga magulang eh. Bagko sa bawat palo, sakit din ang nararamdaman ng bawat magulang. Pero naandun po kasi yung pag-asa, kumakapit sila sa pag-asa na magbabago ang kanilang anak. Na minsan makauunawaan ng anak kung bakit at para saan ang pagdidisiplina. At gayon po ang ipinaalala ng Mahal na Birhen kay Santa Monica na kumapit sa pag-asa at paniniwala na merong dakilang plano ang Diyos para kay San Agustin. At kung merong dakilang plano at nangyari ang dakilang plano ng Panginoon kay San Agustin, ganun din po sa ating lahat. May dakilang plano. Kumapit lang po tayo at manampalataya. Kumapit tayo sa pag-asa para sa planong yun. Minsan nang ipinagkaloob ng Panginoon ang kaligtasan para sa ating lahat, katubusan. Nga ngayon pa ba siya aayaw at ngayon pa ba niya tayong iiwan? Pero madalas, tayo ang umaayaw at umiiwan sa Panginoon. Dahil sa mga pansarili nating kagustuhan, dahil sa mga pansarili nating kapakanan. Pero muli ipinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa bawat isa. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa na makita ang kabutihan ng bawat isa. Dahil kung papaanong gusto nating maipakita ang kabutihan na meron tayo, kailangan din tayo ng ating kapwa upang maipakita rin nila ang kabutihan na meron sila. Pero una't higit sa lahat, maniwala po muna tayo, manampalataya tayo, at umasa mula sa kaibuturan ng ating puso na ang kabutihan ng bawat isa ang magbibigay sa atin ng kahulugan ng totoong kaligayahan sa buhay. Pero kung tayo'y mananatili sa bigat, sakit, at hirap na ating pinagdaraanan at hindi natin isasama ang Panginoon, at hindi tayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon, mananatili pong baliwala ang lahat. Mananatili pong mahirap ang ating landas. Mananatili pong mabigat ang ating krus. Pero katulad ng Mahal na Birheng Maria, Mahal na Birhen ng Konsolasyon, na nagpapaalaala na sa bawat dagok na ating pinagdaraanan, kasama natin ang Diyos na kaagapay, nakasuporta at patuloy na nagbibigay ng pag-asa na ang bawat hirap natin ay tutumbasan niya ng kaligayahan at totoong kaginawahan na siyang magbibigay ng kahulugan kung bakit mas masarap mabuhay na kasama ang Diyos. Kaya muli mga kapatid, sa bawat araw ng ating buhay, patuloy po natin palalimin ang ating pagdedebosyon, palalimin ang ating panalangin, palalimin ang ating pananampalataya. At nawa po, sa bawat hirap na inyong pagdaraanan, alalahanin niyo po na may Mahal na Birhen ng Konsolasyon na magbibigay at magpapaalaala sa atin na may pag-asa, gabay, at hindi natatapos ang Diyos sa paglikha. Dahil tayo ay mahal ng Diyos, mahal at alaga tayo ng Diyos, kaya hindi niya nanaisin na tayo ay nanatiling malungkot at nahihirapan. Darating at darating ang konsolasyon na ating inaabangan at hinihintay. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalong nagpaganap sa pagkabirhen ay maging dapat na kalugdan mo ang aming mga paghahain at sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita, ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo at mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin nawa ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat niyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanglawan kami, aming ina. Sa kalangitan naming pita, nawa'y maging hantungan pinakamimiting ka. Maria sa puso ni numan, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaling, inang sinta, inang tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga bumibisitang pilgrims at devotees dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikaapat, narito po sa atin ang mahal na Birhen ng Nuestra Señora de la Consolación y Corella
yung binabanggit ni Father. Ito po'y dumating kanina at mananatili dito sa atin hanggang June 8. Simula po bukas hanggang June 8, ang ating pagdarasal ng Rosario sa alas 6 ng umaga, alay sa Kanya, susundan ng banal na misa. At sa June 8, ang misa po ng pamamaalam ay sa ikapitong misa ng umaga. Kaya po kayong lahat ay inaanyayahan sa mga susunod na araw upang makabisita at makapagbigay parangal sa Mahal na Birhen ng Konsolasyon. Bukas po ay sponsor ang Pambansang Dambana para sa Triduum Mass na ginagawa sa karangalan ng kapistahan ni San Francisco Caracciolo, ang tagapagtatag ng mga Adorno Fathers. Sa ganitong diwa, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong sa mga nagnanais magbigay ng donasyon upang makabili tayo ng mga school supplies na ating iaalay sa misa bukas sa Marian Orchard sa Lipa, ang atin pong social services sa pangunguna ni Father Jesse at ni Brother Primo ay pupunta doon upang makiisa sa pagdiriwang sa kanilang tatlong araw na paghahanda sa kapistahan ng kanilang patron. Kung kayo po ay may mga maibibigay na donasyon at tulong at ilang mga paglilinaw, makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina para sa mga detalye. Nais nating pasalamatan sa panguna at sa ngalan ng ating Cura Paroco Rector ng Pambansang Dambana, Father Oscar Andal, ang namuno sa ating banal na pagdiriwang kasama ang mga miyembro ng Confradia sa pagpapalaghanap ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Konsolasyon. Pasalamatan natin si Father Edwin Hari, OSA. Palakpakan po natin siya. Salamat po, Father, sa pagpapaalala sa amin na ang pamimintuho sa Mahal na Birheng Maria ay kailangan naming maisagawa. Gayun din naman, maipalaganap po natin ang pamimintuho lalo na sa titulo ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon. Nawa po ay maging mabunga ang pagbisita dito ng Mahal na Ina at tayo ay maakay lagi patungo kay Kristo. Salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa extension ng ating main church.